Ingat-ingat tayo, baka maputol yung kamay natin. Yan. So, ganyan lang yan. Oh, yun. Pasensya na kayo at wala akong masyadong upload sa aking YouTube channel this last few weeks. Kasi umuwi ako dito sa Cavite for siguro halos 1 month na ako nandito. Kasi inasigas ko yung sa truck. Ayan. So, pabalik na ako sa Bohol, mga farmers, sa Monday, March 28. Ayan, babalik na tayo sa Bohol. So, bago ako umuwi, mga farmers, papakita ko lang muna sa inyo at i-share yung family business namin dito sa Cavite. So, wala lang mga ka-farmers, business vlog lang para ipapakita ko lang sa inyo yung business ng family namin dito sa Cavite. So, meron kami dito maliit na garments or tahian. So, tara mga ka-farmers, pasukin natin. Ayan, ito yung aming maliit na garments. So, i-tutor ko kayo dito. So, bago yan, may papakilala muna ko sa inyo kasi ang nag-manage dito ay aking papa. So, ayan, papakilala ko sa inyo tsaka para mapakita sa atin yung mga operation, makina, kung ano-ano man at wala akong alam dito mga farmers. So, siya na yung do the honor. So, let's go. Hi. Teka lang, wala akong pa. Okay. Ayan mga farmers, so, dito tayo sa loob at ipapakilala ko na sa inyo ang aking papa. Ayan, si Hi. Dante Rolliano. Magpakilala ka muna. Ako po, si Dante Rolliano. Anak ko po siya. Siya po ang Thessalonica Farm. At kami po ay mayroong maliit na business dito na garments. Sa ngayon po, kung gusto niyo pong magpagawa ng kahit na anong klase ng damit, sando, t-shirt, long sleeve, polo shirt, gaggers, panty, and any basta po sa larangan ng garments, eh, pwede po kayong sumadya rito sa amin sa Bulugan, Otso, Tansa, Cavite, in front of Alex Jangka. Okay, so, papakita po namin sa inyo ngayon kung aming current na gawa na long na t-shirt. Okay, papakita natin yan. Ginagamit po ito sa mga magsasaka, mangingisda, yung mga mangingisda, yung magsasaka, mabibigyan natin sila ng mga bagong damit. Yan. Kasi sa farm, lagi akong nangingitin kasi ito wala akong nangingitin. Ito po yung karamihan sinusuot ng mga workers na mga... Kahit mga ano, no, para yung... Sa mga construction, mga construction, carpintero, kasi po ito ay long sleeve. Okay. Kaya po, ipapakita namin sa inyo kung paano ginagawa ang long sleeve na ito. Okay, pero bago yan, ipapakita muna natin sa kanila yung itsura ng ginagawa niya para makarelate agad sila. At saka, ito po yung mga machine na kami, ipapakita rin natin. Wala ko alam dito. Kaya, sasalita. Ayan. Ito po yung aming finished product. Ayan po. At ipapakita po namin sa inyo kung paano ito ginagawa. Step by step, operation by operation. Isang tahilang, iba-iba pala to bago mabuo. Iba-iba. Meron okay. Itong different kind of operation para mabuo yan. Isukat muna natin yung bagay sa akin. Mabuo kayo. Tarap ko sa akin. So, ayan. Ganito yung tsura niya. Parang sakto-sakto sa akin. Pang-farm. Pang-farm. So, pero pag ganito yung suot ko, baka hindi niyo ako panahon. So, ayan, maganda yung quality niya, malambot, tsaka maganda yung tahi. So, ngayon, ipapakita sa atin ng papa ko kung paano ito ginagawa. Ayan, sa mga may attached garments dyan, ayan, tamang-tama sa itong video na gagawin ko. Thank you.
operation by operation. Wow, parang ang talino ko dito. Hindi ko alam. So, yan si Papa, magpapakita ko ano yung mga makina na gamit, tapos kung paano ginagawa yung long sleeve na suot ko kanina. So, ayan, si Papa na ang magtuturo. Oh, ito po yung long sleeve shirts na ipapakita namin sa inyo kung paano gawin at kung paano ito buhay by operation. Ah, ganito po siya. Let's go! Andito po tayo ngayon sa first operation. Makikita po natin si Ma'am, siya po yung mag-ooperate ng bottom hem na tinatawag. Ito po yung first operation niya. Makikita niyo po yung pagtupi ng laylayan. Yan po kung gaano kabilis po siya manahin. Ayan po, ayan, patapos na po siya. Nakita niyo po. Ayan po, ikukuha uli siya ng isa pa. Ayan po, makikita niyo po, seconds lang po, tapos na po kaagad ang isang bottom hem na tinatawag natin. Ayan po, makikita niyo po kung gaano kabilis yung mga nangyayon ng bottom hem. Ayan. Ganyan po ang first operation ng bottom hem. Ayan po ang ating operator, si Ma'am. Ma'am, pakilala ka po ang ating operator ng bottom hem. Pangalan lang po. Okay, si Angeline. Si Ma'am Angeline po ang nagbo-bottom hem po natin. Anong makina? Ang makina po natin ginagamit dito ay piping. Yan po ay ginagamit. Marami pong klase na gamit ang piping. Pero dito po sa damit natin, ang gamit po natin dito ay para sa bottom hem. Next, ito po naman ang ating second operation. Regarding pa rin po sa body. Ito po yung joint shoulder. Ito po yung joint shoulder niya na nananahin. Ayan po. Ganyan po yung pagtahi ng joint shoulder. Makikita niyo po yung kanyang balikat. Pag-joinin po siya. Ayan. Ganun po ang joint shoulder. Ayan po. Ayan po. Ang gamit po nating makina dyan ay overlock for threads. Ayan po, apat po siya na sinulid at dalawang karayom. Ayan, ganyan po siya talhin. Napakasimple lang po at natapos na po kaagad ni Sir Cardo Martin, ang ating pong operator ng joint shoulder. And then, pagkatapos po niyan ay magpe-prep naman po tayo ng sleeve. Magpe-prep po tayo ng sleeve. Ito po yung sleeve natin. Yung long sleeve na to, ito po bago buuin, kabit sa body, ito po ay pinaprep muna, i-close po muna ito. Saka po itong cups. Ito po yung cups. Ayan po. Ngayon po ay i-join natin ang sleeve para po makita nyo kung paano ito gawin. At ang ating operator niyan ay si Cardo Martin pa rin. Alam nyo naman, si Cardo Martin talaga ay hero. Kaya po marami siyang operation. Ayan po, makikita nyo po, ayan po, ginojoy naman niya ngayon. Kanina nagjojoy shoulder siya. Ngayon naman, magjojoy siya ng sleeve, mag-close. Ayan na po, makita nyo po kung gaano kabilis siya mag-close ng sleeve. Ayan, ganyan lang po. Ayan po, makita nyo. Ayan po, natapos na po ang isang pair ng sleeve ng close. Ayan po, yun din. Ang gamit din po dyan ay 4 threads overlap. Ito po, na-close na po yan. Nakita niyo po ito. Ito yung sleeve niya, na-close na. And then, i-attach po natin yung cups. I-attach po natin yung cups bago natin siya puntahan ulit yung body. Ito naman po si Sir Arnel, makikita nyo. Siya po yung nag-attach ng cups. Ayan po, yung sleeve, lalagyan siya ng cups para medyo sumikip. At alam niyo naman ang mga workers natin na mga mangingisda, mga construction workers, kailangan medyo masikip yung sa may braso para kahit paano ay hindi sila mairita. Kaya po nilalagyan natin ng cups. Ayan po yan, nakita nyo kung gaano kabilis ni Sir Arnel. So, paano niya i-attach ang ayan po, ino-open po muna yan para po makita nyo. Ayan, then yan, tapos po ma-close. At the same time po, ipapapunin na po yan sa sleeve and then isasara po siya. Ayan. Ayan, ganyan po.
ayan po, natapos na po natin. Ito na po ang magiging pra. Ang makina po na gamit natin dyan ay overlock din po ng portraits. Mostly ang gamit po dito ay portraits, overlock, and piping. Ito na po ang ganyang finished product ng close ng attach ng cups to sleeve. Ang next na operation po natin ay ang next operation po natin ay babalik tayo sa body para lagyan ng neck band. Ito po yung tinatawag na neck band. Diyan po, ito po yung nakikita ng ganda ng ating damit. Makikita nyo po, flat na flat ang ating finished product. Bakit po siya naging flat? Ipapakita po natin kung ano po ang nangyari kung bakit po siya flat na flat. Ito po si Ma'am. Siya na po ngayon ang nagkakabit ng neck band. Ayan po, makikita nyo. Ayan po. Kukuha po rin siya ng isa pa para makita natin kung paano sinimulan. Parang nagkabit lang din po siya ng cups sa sleeve. Pero ito po mas malaki. Ayan po. O-open din po niya yan. Then, yan. Ayan. Makikita niyo po. And then, join, lalagay po siya sa seam to seam. And then, pagpapantayin po yung cups. Yung kanyang neck band. And then, close. Ayan po. Ayan po. Ayan. Makikita niyo po. Tapos na po agad ang attach ng neck band. Ayan po. Ang magiging finished product po niya ay ganito. Pero wala pa po siyang topping. Pero natapos na po siyang i-attach ang neck band to body. Ngayon naman po ay pupunta natin ang attach ng label. Siyempre po, lahat po ng ano, meron po siyang label. Ito po siya. Ayan po. At a-attachan po natin ang label. Ayan po. Ayan po. Nakita nyo po ang aming product, Whistler. Wait lang. Labo. Ano? Flipper. Pakita ko malabo. Flipper po. Flipper po at saka Whistler ang aming product. Ngayon po, makikita nyo, i-attach po natin yung label para makita nyo po yung mga, makita po natin yung mga sizes. Ayan po. Ganyan po, napaka-easy lang po niyang i-attach. Ayan po. Ngayon po, ina-attach natin ay XL. Ibig sabihin po, isa medyo malaki na label ang ginagamit natin sa malaking damit. Ayan po. Yes, siya pa po, mag-a-attach pa po si Ma'am. Makikita nyo po kung paano i-attach. Ayan po. Ayan, makita nyo po na i-attach na po yung label. Napaka-simple lang po ni Ma'am mag-attach. Ayan na po. Makikita niyo po, ito na po yung finished product niya. And then, ang susunod po nating operation ay topping ng neck. Ito po siya. Para ito po ay sa reinforcement para makita niyo po maging flat ng gusto yung kanyang neck band at body. Makikita niyo po na sobrang ganda ng kanyang neck. Ito po, kung paano po gawin yan, ito po yung gagamitin natin mamin ang piping din po, pero meron naman po siyang guide para po hindi siya lumikin yung kanyang topping. Kasi po ang topping yan ay 1/4. 1/4 po siya na naka-flat. Yan, ganyan po siya. Yan po, makikita niyo po, yan. Yan po yung finished product. Ito po ang kanyang finished product na natapos. Ganyan po siya. Ayan po, close po yung kanyang, makikita niyo po, close yung kanyang stitch. Na-close yung overlock para hindi makati sa batok o kaya sa leeg. Ito po ang topping ng neck band. And then, the last operation po natin ay, attach sleeve po. Ito po ngayon yung pagkakabit ng manggas sa body. Ito na po yung pinakalas operation nito. Ito po, makikita nyo, ito po siya i-attach. Itong sleeve i-attach sa body. Ito po siya. Ayan po. At ina-attach na po yung possible kaliwa or kanan. Ayan, makikita nyo po. Nasa isang side po siya ng sleeve ngayon. Papalo po siya. Ayan. Simple lang po.
Hindi, yung kabila naman po. Ah, tapos na po pala yun. And then next, makikita nyo po para po yung buo. Kung paano i-attach. Ayan. Ayan po. Kailangan po nasa kili-kili yung SIM para nakatago po siya pagka po siya. Kasi po yun po ay walang side close. Tube po ng ating tela tube. Ang gamit po nating makina dyan, mga ka-followers, ay overlock machine din po. Overlock machine din. Ayan po, natapos na po yung isa. And then next, yung pong kabila, yan. Operation po natin dito ay attach lid. Medyo doon po siya medyo komplikado kasi dalawa po siya. At tube din po siya kaya medyo hindi naman ganun kahirapan pero manageable naman. Ayan po, nakita nyo, natapos na po natin i-attach. Ito po ang finished product niya. Ganito po siya, na-attach na ng sling. Ayan po, kabilaan. At yan na po yung ating finished product ng ating long sleeve shirt sa sewing line. Pagkatapos naman po niyan, ay pupunta po tayo sa pasitrim. Dito po meron po tayong trimming area. Ayan po, tinitrim po niya. Dito po tinitrim. Kuha ka ng ilang piraso. Ayan po, tinitrim po yung lahat po ng mga sinulid na excess. Yan po yung tinatawag na trim. Ayan po, makikita nyo. Ayan po, lahat po ng naka-excess na thread ay tinitrim po niya. And then, makikita nyo po na pag natapos na yan, isin tayo sa piso. At pagkatapos po naman natin na itrim yan, titin niya naman po niya yung quality kung saan merong mga reject. Kung halimbawa po may skip, or jumping or any na-reject ng damit o kaya may mga butas, stain, yan po namin makikita ng ating QC. Check po niya yan piece by piece. Ayan po. And then, after naman po natin na-QC, ito po ay ginagawa natin dito ay pinapold. Pinapold na po yan ng 12 pieces by 12 pieces. Ayan po, 12 pieces by 12 pieces para po madali ang pagbilang. 12 pieces po ng 12 pieces. And then after that po niyan, ilalagay na po siya sa sack. Ito po kasi ang aming packaging lang. Very cheap lang naman ang aming packaging. Dahil hindi naman ganun kamahalan yung aming gawa. Kaya po, pagkatapos po namin QC, ipapak na po namin dito and then ready na po yan for shipping. Yan na po yung aming small na operation by operation para makagawa ng isang long sleeve shirt. Thank you for watching po at sana po may magpagawa po sa amin ng mga damit na may kinalaman sa inyong susuot. Especially sa tax po kami expertise. Sando, t-shirt, long sleeve shirt, joggers, and then any na kailangan po ng tao basta't isusuot, pwede po magpagawa sa amin mga jersey, mga basket pang basketball, mga pang volleyball, sa sports, any sports mo, pwede po tayo magpagawa rito. For contact po, pwede niyo po akong contactin, and then paki-likes na rin po, and then ito po yung number po sa baba. Pwede niyo po akong contactin dyan, and then ang location po namin ay nandito lamang sa Bulugan 8, Tansa, Cavite, sa may in front of Alex Junk Shop. Malapit po kami sa ginagawang bagong SM. And then please like and subscribe po ang aking YouTube channel. Sana po ay magkaroon po tayo ng happy na susuot ng mga damit on the future. So yun pala mga ka-farmers, ganun pala.
nagawa yung long sleeve na pinakita natin kanina. So, yun, so yun mga ka-farmers, paki-like na rin yung YouTube channel ni Papa. So, ayan sa screen. Nagsisimula pa lang po sila sa video. So, paki-support na lang po. Kahit isang click lang, subscribe nyo lang po. Lalo na po sa mga attach dyan sa garment. So, malaki po itong tulong sa inyo para matuto at marami pa po malaman. So, ngayon mga ka-farmers, so out na si Papa. Okay na to. So, magta-try lang ako ng isang operation para parang nangangati lang yung kamay kung gusto ko lang makapagtahi. Kasi dati, nung nagsimula rin sila, nagtatahi-tahi rin ako ng single, overlock, pero matagal na ng panahon. So, gusto ko mag-try ng isang operation bago ko i-end tong video. So, pasensya na kayo mga farmers kung naglagay ako ng ganitong content ha. Kasi, sin-next ko lang talaga yung family business namin bago ko umuwi sa Bohol. Kasi magpa-farm na ulit ako next week sa probinsya. So, isiningit ko lang talaga to para makatulong din sa family ko at ma-subscribe din yung kanilang YouTube channel. So, ito ang itatry ko. Si Kuya, kay Kuya Alex. Oh, ako na, Kuya. Hindi naman si Alex yun. Ano pangalan mo niya? So, yun si Pianer pala. Sorry. Wala na, ulyanin na. So, ako magmamarunungan muna ako. So, ito mga farmers, tinatawag na, ano ba ito? Ang overlock four threads. Ayan. So, etong operation na to, akala nyo sa pagbubukid lang ako marunong, no? Marunong nga malahi. So, ayan, mag-attach tayo ng yung dito sa arm, cup. Mag-attach tayo ng cup sa sleeves. Ayan. So, ito, isang piraso lang naman yung gagawin ko kasi baka masira rin, no? So, ayan, tingnan nyo. Watch and learn. So, ayan, naka-ready na naman. So, i-overlock ko muna. Lang ha. Ingat-ingat tayo. Baka maputo yung kamay natin. Yan. So, ganyan lang yan. Yun. Yan. Ganyan lang mga ka-farmers. Diba? Napakadali lang. Uy! Lumiliko. Ayan. So, dapat yung tatlong tela magkakapareho. Yan. Sama-sama sila para pagka na-overlock siya, hindi butas. Pero feeling ko butas. Yan. Oh, yun. Ganon. Tapos, ikakat na natin ng ang bato chokay. Tapos, titingnan natin kung butas. Pag butas, rejecto. Ayan. Titingnan natin, ha. Lapit mo. Oh, kita nyo ba? Perfect. Parang, ano, professional na nagawa. Oh, ayan. Kwenta ko sa inyo pag ginanyan. Ayan. Dito yan, mga farmers, oh. Kita nyo? Ang galing ko. Yun lang mga ka-farmers at nakakaya na kay Kuya baka mawala nang kita to para sa akin. So yun mga ka-farmers, meron na pa akong next vlog. So may 2 vlogs pa akong pending. So kasi bago ko umuwi, sayang naman din kung hindi ko mag-vlog tong mga negosyo namin dito sa Cavite. So isang beses ko lang natin i-vlog mga ka-farmers pa kung ano lang para lang sa support sa kanila. So next vlog ako yung tindahan namin ng may next vlog pa ako yung tindahan ng makina ng mga ng papa ko. Meron siyang tindahan ng mga sinulid ang makina. So, i-vlog ko yan. Next vlog. At ang ikatlong vlog ko, mga farmers, ay related din sa akin. So, ang mama ko naman po, ang aking butihing ina, ay meron pong poultry supply. Ayan, kalaban ko to, mga farmers, commercial ang gamit nito. So, ako po yung organic feeds. Abangan niyo yung vlog ko sa poultry supply niya, sa tindahan niya ng mga patuka ng mga manok, baboy, at mga aso, pusa. So, yan, i-vlog ko yung tindahan niya at meron akong konting pa surprise doon. So, yan, abangan niya yan. Kung vlogs na lang ako dito sa Cavite at next week, balik Bohol na ako. So, yan mo lang mga farmers para sa video na ito. Kung nagustuhan nitong video na ito, please like and subscribe doon sa YouTube channel at sa YouTube channel ng papa ko mga ka-farmers. So, ayan sa screen, please pa-like na lang po at pa-subscribe. Ayan, so, kung nagustuhan nitong video na ito, please like and subscribe. At huwag niyo lang po i-click, huwag niyo po kakalimutan na i-click yung notification bell para po palagi updated sa lahat ng videos na i-upload ko next week ulit sa akin channel. And mga farmers, thank you for watching and happy farming!